first update natin to sa nilagay natin na mga lettuce sa styro boxes. So magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ngayong araw na to, pumunta tayo dito sa farm. Kasama natin yung grupo at sisilipin natin ngayon yung ano, yung update doon sa farm, ay sa greenhouse. So pupunta tayo doon sa greenhouse at check natin kung ano yung update. Ayan, tara, dito tayo. Okay, so kahapon nag-transfer na kami ng mga lettuce doon sa mga cups at nailagay na natin sa mga styro. So yung gagawin natin ngayon is titingnan natin kung mas malaki na siya ngayon or kung alin doon sa tatlong nutrients na sinubukan natin. Kasi ang sinubukan kong ilagay sa nutrients is yung NutriHydro Master Blend at yung Snap Hydroponic Solution. So tingnan natin ngayon kung ano yung update. Dito tayo. Hey, dito tayo. Okay, so ito yung greenhouse. Sabi ko nga, yung kahapon, yung inumpisa natin is i-transfer yung mga cups. Ngayon, yung mga cups na may lettuce, hinati natin. No? Itong nandito sa gawi dito, ito yung master blend. Nasa gitna yung NutriHydro at yung nandito naman is yung Snap Hydroponic Solution. Mas marami yung nailagay ko sa Snap Hydroponic Solution kasi mas mabilis siyang i-mix, no? Hindi ko na siya sinukot yung pH saka yung ano, yung ppm. So kung ano yung instruction sa Snap Hydroponic Solution, yun lang yung ginawa ko. So kaya mas marami yung nailagay kong mga cups, mga lettuce do sa cups yan. Saka yung styro, mas marami since mabilis lang naman siya gawin. Pero ang target natin dito is i-check natin kung alin do sa tatlong nutrients ang mas mabilis magpalaki ng lettuce. Okay, so nandito na tayo sa loob ng greenhouse at ipapakita ko sa inyo yung update do sa nilipat natin kahapon lang, no? Ngayon ang first day na inilipat natin sa styro boxes itong mga lettuce. Itong nasa gilid ko sa gawing kanan, ito yung mga nakalagay sa ano, sa Snap Hydroponic Solution. Okay, itong side, Snap Hydroponic Solution. Ito na sa gitna, ito yung ginamitan ko na NutriHydro na hydroponic solution, yung tinimpla ko pa kahapon. Okay, so ito na yung ano niya. Kahapon, hindi pa to masyadong nakaprotrude dyan sa ano, sa cups. Kaya ngayon, ito na yung itsura niya. Medyo lumabas na, mabilis yung ano niya. At dito naman sa side, sa kaliwa, ito yung ano, yung gamit ko is master blend. Yan, kung mapapansin nyo, itong mga estrosa ang ano, ang mabilis lumaki. Yan, estrosa yung malalaki. So dito, meron tayo ditong black rose. Ito, black rose yan, nakalagay na yan. Sinalitan ko ng estrosa, tapos black rose ulit. Tapos ito, mga estrosa na rin, green span. Yan, iba-iba yung ano dito. So may tatlong variety ng lettuce na ginamit ko dito sa master blend. Pati dito sa NutriHydro. Tatlong variety rin ng lettuce at dito rin sa Snap Hydroponic Solution tatlong variety rin ng lettuce. So gusto kong malaman kung alin dito sa mga nutrients na to yung mas mabilis makapagpalaki ng ano ng lettuce natin. So sa tatlong variety, pare-pareho sila merong nakalagay doon sa iba-ibang nutrients. Obserba natin kung alin dun yung mabilis magpalaki ng lettuce natin. So magkakaroon tayo na idea in the near future kung alin yung gagamitin natin sa papalaki ng mga lettuce natin, kung mag-stick tayo sa Snap, NutriHydro, or dito sa Master Blend. So far, ang napapansin ko itong Master Blend, ayan, hindi siya
uniform yung ano. Yan. Hindi uniform yung laki niya. Dito malaki na yung ano. Dito sa ano, mas marami yung malalaki na sa Nutrihydro. Yan. Ano lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pitong styro box yan. Samantalan dito sa snap, mukhang ano din, okay din. Naglabasa na rin sa ibabaw yung ano. Ito. Lumabas na rin siya sa styro, sa mga cups. Nung nilagay ko kahapon yan, ano, hindi palabas yan dyan masyado. Yan siya. Oh. So, ito mga nakalabas na Estrosa. Ito, Greenspan. Kaya mga ano, sa dulo nilagay ko na rin yung ano, ito meron akong kale dito. Yan. Yan, sinubukan ko lang sa ano yung kale sa Snap Hydroponics. Medyo mas madali yung pag-prepare kasi ng sa Snap Hydroponics. Hindi ko na siya kailangang i-check yung PPM, hindi ko na kailangang i-check yung pH. Basta kung ano yung tubig na ginamit ko. At nilagay ko Snap Hydroponics. Sa isang styro box na ganito, nag-consume ako ng 75 ml na Snap A at Snap B. Yan. Kaya mas marami din yung ano, hina-prepare ko. Kasi mas mabilis. Timpla lang ng ano, lagay ng tubig, timpla ng hydroponics solution na Snap. Kaya mas mabilis yung preparation. So, isang advantage yun. Hindi katulad dito sa ano. Yan, dito. Ang ginawa ko naman dito sa Nutrihydro, is by ano to eh, by grams. Chine ko yung ano, 16 grams 16 liters. Sinunod ko yung ano, yung 6 grams na magnesium sulfate, yan. Tapos yung calcium nitrate na 20 grams sa 16 liters. Yun lang, sinunod ko lang, pati yung NPK na 7 grams sa 16 liters. So, yun lang. Pagkatapos nun, chineko yung PPM at yung pH. Nag-adjust ako ng konti. Kaya medyo mas matagal lang yung preparation ko dito sa Nutrihydro. Dito naman sa Master Blend, ayan. Ganun din, sinundan ko lang yung ano, yung isang set ng nutrients. Nilagay ko sa 19 liters na tubig. Tapos, ayan. Ano na siya, sinet ko dito. Mas konti lang din. Ayan, oh. Ngayon, dito sa mga unang box, ito, pagkatapos kong i-prepare yung nutrients, nilagyan ko ng chelated iron. Ayan, nilagyan ko yan. Pati ito, yung sa unang box, ito, chelated iron. Tapos ito din dito sa snap, nilagyan ko rin ng chelated iron. So, yung tatlong una, observe ko kung anong pagkakaiba nun sa mga walang chelated iron, no. Tapos at the same time yung tatlong klase ng tatlong brand, check ko kung alin yung pinakamabilis mag grow doon sa mga itinanim natin. Meron pa akong natitira dito ng ano. Yan, lettuce. Ito mga kale. Yan. So merong red kale at meron yung green na kale. Yan, ito yung ano rin, Greenspan, ito naman yung Estrosa. Meron pa akong for transfer ta sa ano, sa styro box. Tapos ito naman, meron akong kangkong dito. Okay, subukan ko rin tong kangkong, pero siguro itong kangkong i-testing ko naman yung sa Nutrihydro na green leafy. Tapos isasabay ko ang kabilang box naman is Snap Hydroponic Solution. So, sa kangkong naman tayo gagawa ng experiment. Titingnan natin kung alin ang mas maganda sa kangkong. Kung yung Nutrihydro na green leafy na formula or yung Snap Hydroponics Solution na mas mabilis i-prepare. Okay, para doon sa mga nagtatanong ng update, no? Yung tungkol doon sa dito nga sa nilipat ko dito sa mga styro boxes. Yan, tingnan nyo na lang kung alin yung mas malaki ang bula sa ngayon. So, first day ito, pagkatapos na i-transfer kahapon, at ito yung itsura ng sa Nutrihydro.
Okay, sa NutriHydro. Ito naman yung sa Master Blend. So, pare-pareho ng age to ha. Yung mga lettuce natin. Ayan. Ayan. So, ito medyo hindi pa sumisilip yung mga down sa cups. Ayan. Okay, so yan yung sa Master Blend. Ito sa gawin dito. Ngayon, ito yung sa Snap Hydroponic Solution. Ayan, medyo angat na rin siya. Okay, so yun yung update natin, first update natin to sa nilagay natin na mga lettuce sa styro boxes. So sa mga succeeding days, check ulit natin kung ano nga ba yung update o yung development sa growth nila gamit yung NutriHydro, Master Blend at yung Snap Hydroponic Solution. Okay, dun sa mga dati na nagpapatubo o nag-aalaga ng lettuce, yan, comment kayo sa baba kung ano yung nutrients na tested nyo na, no? Kung ano yung ginagamit nyo sa pagpapalaki nyo ng lettuce, sa pag-aalaga nyo ng lettuce. Para sa ganun, magka-idea yung mga viewers natin, yung mga subscribers natin, kung ano nga ba ang pwede nilang gamitin na hydroponic solution sa kanilang uumpisang mga hydroponics system. Yan. At tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay natin ng Organico Filipino Farm Bamboo Tumbler. Ang mga gustong maka-avail nito, join lang kayo dito sa ating ipaparapon. No? Ang gagawin nyo lang is like this video, subscribe to our channel, at comment kayo sa baba ng hashtag Organico Filipino Farm Tumbler. So tuloy-tuloy yun. Isang word na may hashtag Organico Filipino Farm Tumblr. Okay, so yun po yung episode natin para sa araw na to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel natin. Para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo. Every time na maglalabas kami ng mga bagong videos, tutorial videos, at informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.